Oy, panibagong kwento at panibagong kaalaman at medyo weird, no? Lalo-lalo na doon sa mga walang jowa, no? Ito para sa inyo to, baka sakali magkaroon kayo ng idea. Hindi pa kayo maloloko. Ito, mula sa channel ni LMNH. Yan, sa mga hindi pa nakakabisita sa kanyang channel, malamang marami sa inyo ang hindi pa nadadalaw ang kanyang channel, mga tol. At marami kayong mapapanood sa kanya na mga kakaibang mga video. Kaya pwedeng-pwede ninyong puntahan, bisitahin ninyo ang kanyang channel, yan, LMNH. Ilalagay ko rin ang link sa ibaba para pwedeng-pwede ninyong ulit panoorin to nang walang nagre-react. Ang title nito, Nerd, Pinakasalan ng Isang Anime Doll. Diba? Saka nakakita ang tao nagpakasal sa anime doll. O diba? Kaalaman, Nerd, Pinakasalan ng Isang Anime Doll. So very interesting story na naman to panoorin natin. So wag na natin patagalin to, total. Wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Ang pagmamahal ay isang nakakamanghang pakiramdam na inaasam-asam ninuman. At ito ay tunay na nakakapagbigay saya sa isang tao. Pero sabi nga, love is blind, 'di ba? Love is blind. Basta nararamdaman mong mahal mo. Eh kay ano man yung kapintasan niya, no? Pero ito kakaiba, talagang walang kapintasan. Anime doll. Eh. Tuloy natin. Tunay na nakakapagbigay saya sa isang tao. Pero sa kabilang banda ay may isang uri din ng pagmamahal na puno ng pagdurusa. Tunay nga na ang pagmamahal ay nag-i-inspire para sa isang individual para makagawa ito ng isang obra maestra. Minsan nang dahil rin sa pag-ibig ay may mga taong hindi natin inaasahang mahulog sa isa't isa. Kaya halina kayo at makinig sa kwento ko ngayong episode, ang 8 Most Unusual Couples na nagpapatunay na ang pag-ibig ay bulag, o ika nga sa Ingles. So ito ay hindi pala, kasi first time ko lang din mapapanood to, no, tol? Hindi ko pa to napapanood. Sabay-sabay, kumbaga sabay-sabay natin talaga to panonoorin. At the same time, magiging genuine yung ating reaction. So hindi pala to nakafocus lang doon sa nagpakasal sa ano, sa anime dolls. Kumbaga iba't ibang uri o 8 most unusual couples. Yung mga tipong bago sa mata mo, hindi normal sa paningin natin, no? Halimbawa, nagkatuluyan yung isang parang artistang babae, tapos pinakasalan yung lalaking, kung iisipin mo, parang suntok sa buwan, parang ganun, no? 8 most unusual couple. So tuloy natin. Love is blind. Pero kung bago ka pa lamang sa ating channel at mahilig ka sa mga ganitong klase ng videos, ay pakihit lamang po ang subscribe button at notification bell para updated ka lagi sa ating mga susunod na episodes. Subscribe LMNH! LMNH, alam mo na, ha? Alam natin na sa mga Hollywood movies ay madalas nating mapapanood ang mga perpektong couples na deserve maging masaya sa isang perpektong relasyon. Sila yung may mga perpektong ngiti, magandang katawan at magandang buhok. Pero alam naman natin na ang mga ito ay malabo sa realidad natin. Sa kasalukuyan ay ginagawa na lang ng paraan sa pamamagitan ng IG filter, Photoshop at CG. Number 1, Ollie Jennings. Si Ollie Jennings ay isang video gamer na madalas nagtitiis mag-isa sa buhay. Walang partner hanggang nakilala niya si Sean taong 2008 nang dahil sa video games. Mabilis silang naging magkaibigan at di kalaunan ay nagkaroon din ng relasyon. Nung una, maraming tutol dito sapagkat ito ay online relationship lamang. Pero nung makita ni Sean na siya ay tanggap ni Ollie, sila ay naging masaya. Sila ay 9 na taon ng LDR pero binibisita naman ang isa't isa kung may pagkakataon. Sa taong ding yon, sila ay kinasal. Lumipat na rin sila sa England at doon na namuhay ng matiwasay. Grabe, no? Yung babae, dalawang ulit niya yung lalaki, no? Ay, yung lalaki, dalawang ulit niya yung babae. Baliktad pala. Laki ng babae. Number 2, Monica Riley. Si Monica Riley ay naging sikat dahil sa kanyang timbang. Medyo humina yung boses niya.
Siya ay may timbang na umaabot sa 300 kilograms. Oh, grabe! At pinapangarap pa niyang mas tumaba. Noong kabataan niya ay hindi na ito halos makatayo. Grabe no, papangarapin mo pang mas lumaki ka? Nasa 300 kilogram ka na, pangarap mo pang lumaki ka? Pangarap pa niyang mas tumaba. Noong kabataan niya ay hindi na ito halos makatayo. Meron lang talagang tao na may kakaibang pangarap sa buhay. Oh. Pero si Sid, boyfriend ni Monica, ay suportado naman ang pinapangarap ng kasintahan. At gusto pa niya itong matulungan. Oof. Si Sid ay may tamang pangangatawan lamang at ang... May problema na sa isip to. Pag ganyan, no? Sigap niya si Monica kahit ito ay mataba. Nung nagdesisyon sila magkaanak, ay tinigil na ni Monica ang pagkain ng high-calorie foods na pwede mag-cause ng health problems at para na rin sa kanilang magiging baby. Tama. Sinantabi ni Monica ang kanyang pangarap. Nagsimula na rin siyang magbawas ng timbang. Wow. Noong October 2018 ay nagsilang si Monica ng isang babaeng sanggol at pinangalanan niya itong Michelle Elizabeth. Pagkatapos manganak ay nadesisyon na ni Monica na sa wakas ay mag-undergo ng weight loss surgery para sa sarili, anak at pamilya. Wow! Tamo nga naman ang laki ng pagbabago, no? Number 3, Joe Fernandez. Si Joe ay kinikilala bilang pinakamatangkad na tao sa Brazil. Siya ay may taas na 234 centimeters o 7 feet and 6 inches. Hindi siya naging masaya sa kanyang tangkad sapagkat siya ay may tumor sa kanyang pituitary gland na naging sanhi ng kanyang mabilisang pagtangkad. Noong natanggal ang tumor sa kanyang glandula, ay siya ay hindi na tumangkad pa. Siya ay sikat at nagkaroon din ng admirer na kasama dito ay ang kanyang napangasawa na si Heaven Medira. Siya ay kinontak nito sa Facebook at hanggang bewang niya lang yung girlfriend niya, no? Binati ng happy birthday. Pagkatapos ay nagkapalitan sila ng number. Matapos ang dalawang buwan, sila ay nag-date na. At makalipas lamang ng isang taon, sila ay kinasal. Dahil sa kondisyon ni Joe, sila ni Heaven ay hindi pwedeng magkaanak. Pero sila ay nag-adopt. Naniniwala rin sila na kaya nilang palakihin ang mga ito na parang tunay nilang anak. Number 4, Philip Ealing. Si Philip ay pinanganak na may rare form of muscular dystrophy. Kaya ito ay naka-wheelchair. Ngunit ito'y hindi naging hadlang sa kanya upang mabuhay ng normal. Hindi na naisipan pang pumasok ni Philip sa isang relasyon dahil hindi niya alam kung gaano kabilis kumalat ang kanyang sakit. Pero nang mailabas ang medical examination, ay hindi naman pala siya mamamatay. Kaya napagdesisyonan niyang humanap ng mga papangasawa at makasama niya sa buhay. Wow. At doon nga niya nakilala si Susan. Yan, alam niyo na mga tol, mga nawawala ng pag-asa dyan, no? Mga nawawala ng pag-asa dyan, eto na yung example mga tol. Di kayo dapat panghinaan ng kalooban. Eto nga eh. Diba? Nakahanap pa eh. Taong 2016 sa isang institusyon na tumutulong sa mga taong may disabilities. Si Susan ay galing sa Kenya. Sa katapangan ni Philip ay hiningi niya ang number nito. Yun na nga. Sila ay may pareho ring nararamdaman sa isa't isa. Lumipas ang isang taon at sila ay naikasal. Pero may mga taong tumututol pa rin dito. Sa kabila nito, si Susan at Philip ay naging masaya at tinutulungan ni Susan si Philip sa mga gawain katulad ng pagligo at pagkain. Sabi rin ni Susan, hindi niya nakikita si Philip na may wheelchair, kundi isang asawa at partner na bigay sa kanya ng may kapal. Ooh. Number 5. Yan yung masasabi mong true love, mga tol. Hindi minahal dahil, take it for granted ba yan? Ito yung matatagong true love, no? Tinanggap ka niya kung ano ka man, di ba? At minahal ka nun. Talagang biyaya yun ng galing sa langit. Tom Crutchfield, age doesn't matter nga ba talaga ang pag-ibig? Ito, normal na to sa panahon natin, kahit dito sa Pilipinas, eh, no? May nagpapatunay niyan. Ang mag-asawang Tom Crutchfield at Stacy ay may 32 taon ng gap sa kanilang edad. 33? Ilan ba ang age gap ni ano? Ni Bossing at saka ni ano, yung si Pauline, no? Nung una, marami ang nag-aakala na si Tom ay tatay o kaya'y lolo ni Stacy. Pero hindi. Sila rin ay nasanay na sa ganito. At para sa kanila, importanteng sila ay laging masaya. Mm-hmm. Ayon kay Tom, ang pagpapakasal kay Stacy ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Si Tom ay isang reptile breeder at nagsimula ang love story nila ni Stacy
ng dahil sa iguana. Kinontak ni Stacy si Tom para maging specialist sa iguana. Makalipas ang isang taon, ay bumisita si Stacy sa farm ni Tom. Pero ito ay friendly visit lamang. Pero kalaunan, sila ay naglalaanan ng oras sa isa't isa, sa farm at sa date. Pero sa magkaibang kama pa rin sila natutulog. Pero hindi pa rin ito naging hadlang para hindi sila magka-developan. Number 6, Elizabeth Howard. Strange marriage. Uy! Meron yan! Si Elizabeth Howard ay pinakasalan ang kanyang aso. Uy! Oo! Kung nawawalan ka ng pag-asa, wala ka, talo ka nitong asong to. Ano sa ulo? Meron yan! Si Elizabeth Howard ay pinakasalan ang kanyang aso. Natalo ka pala ng aso eh. Aso! Ito ay isang golden retriever. Ang wedding ceremony nila ay naging live sa British TV show. At my sinabi goodness. Niya rin na siya ay apat na beses nang engaged at halos nakikipag-date na ng 220 beses. Grabe, imagine mo pag naglalabing-labing to, no? Pero hindi daw talaga niya mahanap ang lalaki na para sa kanya. Sa aso niyang si Logan, nahanap ang comfort. At siya din ay iniligtas na nito. Natatawa ba yung nagbabasa? Grabe. Sa aso niyang si Logan, nahanap ang comfort. At siya din ay iniligtas na nito. Natatawa siya. Medyo weird. Pero hayaan na natin. Kasi doon na rin naman sila masaya. Malaga, masaya siya, di ba? Number 7. Akihito Koto. Minsan na rin ba kayo na in love sa mga character sa libro? Ito. O kaya sa movie? Pero ang ma-in love at pakasalan ang cartoon character ay posible kaya? Si Akihito Koto na pinakasalan ang isang virtual character na si Hatsumi Miku, isang Japanese virtual singer. Kahit siya ay isang artificial intelligence lamang, siya ay nagkaroon din ng mga concert at lumalabas bilang hologram. Mabibili ang mga imahe ni Miku sa online. At yun nga ang ginawa ni Koto. Inilagay niya rin ito sa isang glass capsule at ang iba ay nakadisplay sa kanyang kwarto. November 2018 ay pinakasalan na niya si Miku. At kahit na ang seremonya ay hindi opisyal, mayroon pa rin 39 na bisita ang dumating. Sinuportahan talaga siya. Si Miku ay naka-white. Ayun na mga kaibigan, pre, suportahan kita. Ano, mahal mo ba talaga? Ikaw, bahal ka ba talaga niyan? Mamay, lokohin ka niyan. Pag etong lalaking to pumunta sa mga kaibigan niya at umiiyak at sabihing niloko siya. Ewan ko nila kung anong iisipin ng mga kaibigan niya. Na dress na may veil. Ang gumawa ng gown ni Miku ay... Ganon din sa babaeng nagpakasal sa aso kanina. Hindi ako makamove on ah. Si Miku ay naka-white na dress na may veil. Ang gumawa ng gown ni Miku ay isang designer na kung saan sinabihan siya ni Koto sa kanyang solemn moments nito. Si Koto ay nagbigay ng vow sa isa't isa at itinabi si Miku na parang asawa na ang turing. Number 8, Amanda Teach. Papaano kung may taong nagpakasal sa isang multo? Siyempre, nakakatakot yon. Si Amanda Teach ay isang residente ng Northern Ireland. Madalas siyang magsuot ng costume ni Captain Jack Sparrow para mag-perform sa streets na sobrang gusto ang patungkol sa mga pirata. Kaya't hindi na nakakapagtaka kung bakit siya piniling maikasal sa isang multong pirata. Ang pirata ay namatay 300 taon na ang nakakaraan. Nakalibing ito sa Haiti at ang pangalan ay Jack. Katulad din ng ibang couples, sila ay nag-aaway at nagde-date. Nagsimula ito noong 24. Nag-aaway pa talaga sila. yung mag-asawa yung isa tao, yung isang multo, nag-aaway pa. Ano ang sinasabi ng mga kapitbahay nila? Oh, ba't nagsisigaw yun? Wala namang kasama. Hindi. Yung asawa niya, multo. Ang yan eh. Ibang couples, sila ay nag-aaway at nagde-date. Nagsimula ito noong 2014 nang si Amanda ay nakahiga na sa kanyang kama at naramdaman niya ang energy ng mismong pirata. 2 taon silang ganon at pinakasalan na ng multong pirata si Amanda. Nagrenta ng boat si Amanda kasama ang mga taong dumalo sa kanilang kasal. Lahat ay nandoon. Siguro sinasabi ng mga bisita nila, asan yung husband mo? Sabi naman, eto nasa tabi ko, hindi niya nakikita. Ah, siya ba? Asan? Sa isip-isip nila, asan?
Hindi ko ma-imagine ang hayop. Pero ang asawa niya ay tila wala. Pero ang sabi ni Amanda, nandoon lang daw ito. Kahit ito. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Kinasal mag-isa. Ay tila wala. Pero ang sabi ni Amanda, nandoon lang daw ito. Kahit walang nakakakita. Dumalo rin ang kanyang dating pamilya at limang anak sa mismong kasal. Pero eventually, sila rin ay naghiwalay dahil daw ang multo ay para na daw umanong vampira ang nagiging ugali nito. So, naghiwalay ba ang gago? Kasi nagiging vampira na daw yung ugali ng multo. Ay para na daw umanong vampira ang nagiging ugali nito. So ngayon, alam mo na ha? Kayo mga pards, ano ang inyong reaksyon sa videong ito? Tawa ko na tawa sa akin na tiyanggo. Lang yan eh. Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nais kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba ah. Grabe. At sa mga gusto naman magpa-shoutout. Ayan mga kapatid, bisitahin nyo ang channel ni LMNH at ano masasabi ninyo dito sa pinanood natin ngayon, 8 unusual couples. Nagpakasal sa aso, nagpakasal sa dal, nagpakasal sa bulto, putek din. Yung naunang anim, okay pa eh. Pero yung 7, yung unang lima, okay. Pero yung 6, 7, 8. Palagay ka ni. May problema na sa kaisipan. At sinuportahan talaga ng mga kaibigan nila. Mga tol, ganun sa kanila yung kaibigan, no? Kumbaga, sige, kung saan ka masaya, suportahan ka namin. Kahit na hindi namin nakikita yung asawa mong multong pirata, suportahan ka namin. Tapos bilang tumatakbo, nag-aaway kami ng asawa ko. Bakit? Kasi parang vampira na yung ugali. My goodness. So, ano ang masasabi ninyo dito sa pinanood natin ngayon? Comment kayo sa baba mga tol at babasahin natin yan sa susunod nating video. So bago tayo matapos ay mag-shoutout muna tayo at babasahin ko ang inyong mga naging komento dito sa last video na na-upload natin. Yung tungkol dito sa dahilan bakit nasa garapon ang kanyang ulo. Teka. Shoutout kay Yuri Abeliana. Yan, ang nabasa ko din yan sa top 100 enemy of the state. May mga patong yan sila sa ulo. I think 70 million. Ang tao na si Jogo Alves. Ooh, laki pala nun, no? Giancarlo Fantastico. Shoutout sa'yo, hayop na yan. Isipin mo na lang, no? May tropa kang mayaman tapos sabi niya sa'yo, meron siyang ipapakita na mamahaling koleksyon. Then after, makita mo na lang ulo pala ng kriminal. Grabe, weird, no? Luzberot Connect TV. Nakakatakot talaga pag ganito ang makakasalubong mo sa mga eskenita. Dran. Next po, sana yung bakit di binanggit ni Pope John Paul na totoo ang impyerno. Charity Candalia. Yan. Di ako naniniwala sa kung ano ang mukha ganun siya at di rin ako naniniwala na may tao na pinanganak na mga nanakaw at mga magnanakaw at mamamatay tao. Okay. Shoutout din kay Anthony Sacro. Psycho talaga. Ano kayang plano sa ulo niya? Anyway, lagi akong nanonood sa'yo, Bosho Baldi. Pa-shoutout naman po. Yan, shoutout Anthony Sacro. Shoutout din kay Batang 90s Gamer. Recommended channel na JP Amazing Stories Channel sa nagawa ng reaction video na ang hari ng pagka-counterfeit ng dollars sa Amerika at Canada. America's Most Wanted mula sa channel na ito. Link. Salamat sa iyo kapatid na Michael, Batang 90s Gamer, no. So kailangan muna natin ipagpaalam 'yan kay JP Amazing Stories. Pag tayo napagbigyan, good, gawa natin ng reaction video. Ngayon kasi medyo bilang respeto na rin mga tol, no, sa mga YouTuber, isa-isa na ako nagpapaalam ngayon sa kanila. Yung mga nire-review natin ngayon at binibigyan natin ng reaction ay sila yung mga nagbigay sa atin ng pahintulot para makagawa tayo ng reaction video doon sa kanilang channel yon. Alright? Advent 1965. Grabe naman kung ganun maging collection mo. Iniisip ko lang tumatayo na balahibo ko. Oo, no? Grabe, no? TMT. Gagi, may ulo sa garapon, no? Charlie Tuebeo. Charlie Mustang. Grabe naman yan. Dapat nag
trabaho na lang siya at nag-ipon para may pangregalo siya na sa babae. Mga parehas din niya na may hirap ang binibiktima niya kahit na wala pa rin dahilan para pumatay. Oo, psychopath nga ata yan. Baka obsessed, mali ata ang spelling. So shoutout din kay Brian Bashon o Bation. Nakakilabot yan, idol, ang creepy. Oh, grabe talaga, no? Dexter Braganza. Sir, kung may nagtuturo lang sa kanya ng kabutihan, lalo na ng magandang balita sa Bible, ay pwede pa siyang magbago. Toy Kalikot, kung sa atin human right pa kalaban dahil sa pagputol ng ulo ng isang criminal. Oo, sa atin, no? Human rights yan. Ibig na pinagpahingan nyo na yung ano niya, no? Bulok. Malamang wala na katawan nun. Ano na katawan nun? Na talagang alabok na lang katawan nun. Biruin mo, kailan ba yun? 1891 ba yun? 1891 ata yung panahon na yun. Eh, anong taon na ngayon? 2022 na, no? Wala. Ulo na lang talaga natitira sa kanyang buong buot. Intact na intact pa talaga. Kung titignan mo, parang buhay na buhay pa, eh, no? Kaya very creepy talaga. Noel Domdom. Idol, pwede ba ako pa-request? Pwede pa-review? Reviewin mo naman ang Sangkay TV. Alright. So, yun mga kapatid. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At sana nag-enjoy kayo dito sa topic natin na ni-review at binigyan ng reaction video ngayong araw na to. So, sa lahat ng mga gusto mag-avail ng ating coffee mug, yan, para sabayan nyo kung magkape habang nanonood kayo dito sa ating video, ay nagkakape kayo gamit itong ating coffee mug, no? At sa lahat ng mga umavail na, maraming maraming salamat. Available to mga tol sa ating official Shopee store. Nakalagay ang link sa ibaba sa may description box. So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.